quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batanga State University. Pinaka-napapanahon at pinaka-bagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Araw ng Lunes,
this May 15, 2023. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ila. At kayo nga ay nakikinig, maparadyo man o Facebook Live streaming sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University Aras of Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita! Higit 700 mga college students tumanggap ng educational assistance sa Kalatagan, Batangas. BNP Rosario nagbigay ng libreng makeover sa 100 nanay sa Cavite. Handog edukasyon para sa kabataang Batanggenyo isinagawa sa Batangas City. Miss Aura Philippines candidates bumisita sa Kalatagan. At mga gulay at mais ipinamahagi ng Bureau of Plant Industry Los Baños Center sa Isla Verde. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Higit 700 mga college students tumanggap ng educational assistance sa Kalatagan, Batangas. Matagumpay na naipamahagi nitong nagdaang May 10 ang educational cash assistance para sa mga college students sa Kalatagan, Batangas. Pinangunahan ni Mayor Peter Oliver M. Palacio ang naturang pamamahagi kung saan umabot sa 765 na mga college students ang tumanggap ng assistance. Nagbigay din ang kanilang mensahe at suporta sa nasabing aktibidad sina Konsehal Virgilio Eleponga Jr., Chairman, Board of Education ng Sangguniang Bayan at si Konsehal Tessa Palacio Pelea. Ibang balita naman tayo, PNP Rosario nagbigay ng libreng makeover sa 100 nanay sa Cavite. Matagumpay na naisagawa ang proyekto ng Philippine National Police Rosario Cavite kung saan pinagkalooban nila ng libreng makeover ang unang 100 nanay bilang pagpupugay sa kanilang kadakilaan. Ang naturang proyekto ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Mother's Day kung saan katuwang ng Rosario PNP ang Salinas Gay Association bilang pagpapakita ng malasakit sa sakripisyo ng isang ina. Samantala, kabilang sa nasabing makeover ang mga serbisyo tulad ng libreng gupit, manicure, pedicure, foot spa, hair color at makeup. Samantala, handog edukasyon na para sa kabataang Batanggenyo isinagawa sa Batangas. Muling nagpatuloy noong May 11 ang programang pang-edukasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ang nasabing programa ay inisyatibo ni Governor Dodo Mandanas na naglalayong masuportahan ng mga mag-aaral na Batanggenyo. Sa kabuuan, nasa 640 na mga mag-aaral na persons o mga persons with disability ang nakatanggap ng ayuda sa pinakahuling pamamahagi ng allowance o financial assistance para sa mga mag-aaral ng special education classes o SPED sa mga pampublikang paaralan sa lalawigan ng Batangas. Yan at iba pang maiinit na mga balita makalipas ang isang paalala. Araw ng Lunes at isa na namang araw ng paghahatid ng pinakanapapanahon at pinakabagong mga balita. Dito lamang yan sa BatStateU-lat. Anak, dali na, kain na para may hatid ka na ng tatay mo sa BSU. At sumabay ka na sa tatay mo ha, at pupunta na rin yun sa may barangay Bukana. Opo, Nay. Sa unang ratsyada ng mga balita, college students sugatan matapos mabundol ng pampasaherong jeep sa Batangas. Galos at pasa sa ulo at katawan, yan ang natamo ng isang college student na lalaki sa Batangas. Ito'y matapos na masagasaan ng isang pampasaherong jeep. Naku, yun ang nga bang sinasabi ko. Kaya ikaw nako ha, mag-iingat ka lagi. Mahirap na. Bukod sa delikado na, nako, pag ganyang na aksidente, paniguradong mabigat din yan sa bulsa. Ang hina pa naman ang pasada ng tricycle ng tatay mo. Nay, huwag ka nang mag-alala. Lagi naman po ako nag-iingat eh. At isa pa,
minsan eh sadyang hindi rin talaga maiiwasan yung mga ganyang insidente. Buti na nga lang po may student insurance kami sa Batangas State University. Opo, talaga? Opo, Nay. Alam mo ba na ang Batangas State University eh hindi lang basta tahanan ng magagaling na estudyante? Inaalagaan din kami doon gaya na lang sa pamamagitan ng student insurance. Sinisiguro nito na 24/7 ay insured ang bawat estudyante sa anumang injury dulot ng aksidente kahit habang nagtatravel pa by land or sea. O kaya ay kahit nasa commercial flights bilang pasahero. Covered din ito ang mga injury dulot ng pagkakalunod, dog bites, snake bites at natural calamities. Aba nga, ay ayos din ah. Eh hanggang kailan naman yan effective? Nay, simula pa noong August 15, 2022 ng alas 12 ng tanghali hanggang August 15, 2023 ng alas 12 ng tanghali ay maaaring magamit ang student insurance. Kabilang sa benefits at coverage nito ay ang accidental death and disablement, permanent total disability due to accident, unprovoked murder and assault, accidental medical reimbursement, daily hospitalization, income confinement benefit due to accident or illness, maximum confinement of 30 days, bereavement assistance benefit due to sickness and accidents or accidental burial expenses, ambulance service assistance due to accident with receipt, medical reimbursement injuries incurred during school-related sports activities, general public liability bodily injury, general public liability property damage, at daily hospital income benefits due to accidents, illness, and COVID-19 infectious disease. Aba, maigi yan, anak. Pero alam mo, mas iigi ko ay kailalarga na at tanghali na. O, mag-ingat ka na, ka. Oo nga po pala, Nay. Sige mo, paalam! Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa Batangas State University at ng himpilang ito. At kayo nga ay nakikinig pa rin dito sa BatStateU-lat sa Umaga. BatStateU-lat sa Umaga. Sa magpapatuloy ng ating balitaan, Miss Aura Philippines candidates bumisita sa Calatagan. BatStateU-lat sa Umaga. Bumisita nga ang mga kandidata ng Miss Aura Philippines 2023 sa Calatagan, Batangas para sa kanilang swimsuit wear photoshoot kamakailan. Ang Calatagan ang napili nilang pagdausan ng photoshoot kung saan makikitang may mga balsa at maluwag na kapaligiran. Samantala, labis naman ang suporta ng pamahalaang lokal ng Calatagan kung saan nagpadala ito ng mga staff mula MDRRMO Calatagan, Philippine Red Cross Calatagan Satellite Office upang umalalay sa nasabing aktibidad. Samantala, mga gulay at mais ipinamahagi ng Bureau of Land Industry Los Baños Center sa Isla Verde. Nabigyan ng mga gulay at mais ang ilang pamilya ng mga mangingisda sa Isla Verde, Batangas. Ang naturang mga gulay ay mula sa Bureau of Land Industry Los Baños Center. Ang mga naturang benepisyaryo ay ang mga naapektuhan ng kamakailang oil spill na dulot ng paglubog ng barkong MT Princess Empress sa Nawan, Oriental, Mindoro. Kabilang ang naturang isla sa mga naabot ng pinsala ng oil spill. Bukod sa gulay at mais, naghatid rin ng mga binhi ng butong gulay ang City Agriculture Office na maaari nilang mapakinabangan matapos maitanim sa bakuran. At yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugsod ng mga balita. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat
alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maganda ng isang bag laman ng pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa. Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa isang lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba gaya ng mga poste at iba pa. Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan! Ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 36 na minuto makalipas sa alas 8 ng umaga. BatStateU-lat sa umaga! At kayo nga ay nakatutok pa rin sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea, para sa ikalawang pasada ng mga balita. BatStateU-lat sa umaga! Apat na lalaki sa San Jose, Batangas, timbog sa paglalaro ng billiard. 22 katao tiklo sa isang araw ng operation accomplishments ng Laguna PNP. Mag-asawang senior citizen pinagbabaril sa Chaong, Quezon. Boksingero na nakoma matapos ang laban sa Cavite, pumanaw na. Libing sa Santa Rosa, Laguna, tila naging isang kasiyahan. At para sa balitang Sports Team Philippines, all gintong medalya nasungkit ni Nesty Pitecho sa boxing. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, apat na lalaki sa San Jose, Batangas, timbog sa paglalaro ng billiard. Arestado ang apat na kalalakihan matapos mahuling ilegal na naglalaro ng billiards sa ikinasang operasyon ng pulisya sa barangay San Jose, Batangas noong May 11, bandang alas 11:15 ng gabi. Kinilala ang mga naaresto na sina Francisco E. Aginsada o Agisanda, 24 anyos, Jericho Macapanas E. Narito, 22 anyos, Raven Castro E. Hobog, 24 anyos, at si Roger Bacolcol Jr. E. Cuaison, 30 anyos. Na-recover mula sa mga ito ang isang set ng billiard balls, 3 peraso ng cue sticks, isang billiard chalk, isang peraso ng kulay itim na triangle set ball, isang peraso ng billiard table at pera na nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Kasalukuyan na sa kustodiya na ng mga otoridad ang mga suspect at maharap sa kasong paglabag sa PD1602 o ang anti-illegal gambling law. Samantala, 22 katao tiklo sa isang araw na operation accomplishments ng Laguna PNP. Arestado sa aabot na 22 personalidad sa ikinasang one-day operational accomplishments ng Laguna PNP nitong May 13. Sa isinagawang anti-illegal drugs operation, 9 na individual ang nasa kote at nalambat mula sa mga ito ang hinihinalang illegal na droga na umaabot sa 35,972 pesos ang halaga at may timbang na aabot sa 5.29 grams. Sa anti-illegal gambling operation naman, nakapagtala ng 5 operasyon laban sa illegal number of games na nagresulta sa pagka-aresto ng 6 na individual. Tugnay nito, timbog din ang 2 suspect na sangkot sa ibang paraan ng illegal gambling gaya ng color games. Nakumpiska mula sa mga ito ang halagang 2,031 pesos bet money. Samantala, isa naman ang naaresto sa loose firearms operation at nakumpiska mula rito ang isang unit ng caliber 38 at 4 na pirasong bala.
Isa naman ang naaresto sa operasyon against wanted persons at apat naman ang tiklo sa kasong pagnanakaw. Ibang balita naman tayo, mag-asawang senior citizen pinagbabaril sa Chaong, Quezon. Sugatan ang mag-asawang senior citizen matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa Sitio Centro, Barangay del Rosario nitong nagdaang Huwebes, Mayo 11. Kinilala ang mga biktima na si Gregorio Aquino, 62 anyos, at Maria Anti Aquino, 60 anyos, naninirahan sa Barangay Cabay. Ayon sa ulat, sakay umano sa tricycle ang mga biktima habang binabaybay ang kahabaan ng Marshall Punsalan Junior Highway nang biglang pagbabarili ng mga suspect na sakay ng isang motorsiklo. Agad namang isinugod sa pagamutan ang dalawang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagpapatuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naganap ng insidente. Samantala, boksingero na nakoma matapos ang laban sa Cavite, pumanaw na. Binawian na nga ng buhay ang nakomatos na boksingero na si Kenneth Egano, 23 anyos, matapos nitong maipanalo ang laban sa Imus Cavite. Ayon sa report, nanalo sa laban sa Imus via unanimous decision kontra Jason Facularin ang boksingero. Ngunit nang tawagin na siya ng referee upang i-anunsyo ang pagkapanalo at itaas ang kanyang kamay, bigla na lamang itong nawalan ng malay. Agad isinugod si Egano sa ospital matapos mawalan ng malay. Inuulat pa ng coach nito na malusog at nasa kondisyon naman ang manlalaro ayon sa isang medical check-up bago ang itinakdang laban. Ayon sa report, blood clot sa ulo ang naging sanhi ng pagkakomatos ni Egano. Inako ng management ang pagpapagamot kay Egano ngunit matapos ang apat na araw ng comatose ay pumanaw na nga ito. Hindi pa rin makapaniwala ang naiwang pamilya nito dahil nasa kondisyon ang boksingero bago ang laban. Sa aming pagbabalik, good vibes balita, samahan pa natin ang sports balita. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugsubugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng imprastruktura at mga pananim. At Super Typhoon, kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice, Rhythm of the Sea. Good news updates dito sa balitang Good Vibes. Samantala, para sa ating Good Vibes ni Bing sa Santa Rosa, Laguna, tila naging isang kasiyahan. Nako, paano kaya nangyari yon? Para sa balitang yan, narito si Shekinah Yuson. Shekinah, i-BatState, ulat mo.
Tila isang kasiyahan o fiesta ang libing ng isang fashion designer sa Laguna dahil umano sa hiling nito na bawal ang sad, ingay ng musiko at makukulay na kasuotan ang matutunghayan sa libing ni Richard Barreto. Nagmuka itong selebrasyon ng fiesta sa Santa Rosa, Laguna. Ang mga costume raw na suot ng mga sumasayaw ay si Richard mismo ang gumawa. Marami ang nagulat sa pagpanaw ng tinitingalang designer at costume maker at mentor matapos itong mag-carjack arrest noong April 25. Ang ilan sa mga obra niya ay nakapag-uwi na raw ng karangalan sa bansa. Nagsilbing pagpupugay at pagbibigay parangal kay Richard ang naging kaganapan sa kaniyang libing. Ipinaalala ng kaniyang mga mahal sa buhay sa huling sandali kung saan nakilala ang kanilang Kuya Koy. Para sa Bat State Ulat, ako si Shekinah Yuson ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sports Balita. At para nga sa ating sports balita, gintong medalya na sungkit ni Nesty Petesio sa boxing. Para naman sa detalye ng balitang ito, narito si Alaine Bayani. Alaine, i-BatState, ulat mo. Nadagdagan pa ni Pinoy Olympic silver medalist Nesty Petesio ang gintong medalya ng Pilipinas sa 32nd Southeast Asian SEA Games kasunod ng panalo nitong sa boxing sa Cambodia nitong linggo. Naiuwi ni Petesio ang gold medal matapos patumbahin si Indonesian Ratna Sari Devi sa kanilang salpukan sa Women's 57kg Finals. Nauna rito, naibulsa rin ang tatlong gintong medalya ng boksingerong sina Ian Clark Bautista, Carlo Paalam at Paul Bascon. Ito na ang ikalawang gold medal ni Petesio kasunod ng panalo nito noong 2019, habang pang-apat naman ang gintong nasungkit ni Petesio na nakuha ng Pilipinas sa Cambodia SEA Games sa larangan ng boxing. Para sa BatState Ulat, ako si Aline Bayani ng DWPX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Aline Bayani. Samantala, narito naman ang ating ulat panahon. Ulat sa umaga! Ngayong araw ng Lunes, malaking bahagi ng bansa ang mga karanas ng mainit na panahon na sasamahan ng mga pulupulong pag-ulan. Wala pong nakataas na gale warnings, anumang baybayin sa ating bansa kung kaya't maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda, pero syempre iba yung pag-iingat pa rin ang paalala. Ang araw ay sumikat kaninang 5:29 ng umaga at lulubog mamayang 6:15 ng gabi. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 55.67. Canadian dollar, 41.28. Singaporean dollar, 41.82. Saudi riyal, 14.85. Euro, 60.78. Chinese yuan, 8.01. At Japanese yen, 41 centavo. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdama. Pinaka napapanahon at pinakabago mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. At huwag pong kalimutang mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa ating mga social media accounts, ating Facebook, YouTube at TikTok at DWBX 96.5. At magkasama-sama tayo muli bukas alas 8 ng umaga para sa mainit na balitang hatid ng BatState Ulat sa Umaga. BatState Ulat sa Umaga! Muli ako ang inyong naging kabalitaan, Lenny Ila. BatState Ulat sa Umaga! Huwag aalis at manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuing
to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722. The Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasof Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence! Sa 96.5.